Hello mga mathusiast! Welcome back sa ating YouTube channel kung saan ng math ay mas pinadadali at mas minamahal. At andito na naman si Teacher Maria, ang inyong math buddy para tulungan kayo sa mga problema nyo sa math. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa paggamit ng quadratic formula. Okay, pero bago ko simulan ng video tutorial na ito, siguraduhin na munang napindot nyo na dyan ang like button. At syempre, kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, pindutin nyo na rin dyan ang subscribe button. At i-hit mo na rin ang notification bell para lagi kang maging updated sa mga videos na i-upload ko. Okay na? Na-like, na-subscribe at na-hit na rin ang notification bell? Kung okay na, tara na, simulan na natin. Okay, let's have this learning task number 3, letter D. Okay, paano ba natin gagamitin yung quadratic formula? So, ang quadratic formula natin ay x equals to negative b plus minus the square root of b squared minus 4ac over 2a. Okay? So, kabisaduhin lang yan at hindi kayo maliligaw. So, bago natin i-substitute yung mga values dyan sa letter na yan, kailangan i-identify muna natin ano ba yung A, B, and C. Okay? Para ma-identify yung A, B, and C, dapat siguraduhin nyo muna na yung quadratic equations ninyo ay nasa standard form. So, eto, hindi siya nasa standard form. Gawin muna natin siyang standard form, ha? So, we have x squared plus 4x minus 12 equals 0. So, ayan na yung standard form niya. Ano ang A natin? Ang A ay 1. Ang B ay 4, correct. At ang C natin ay negative 12. Okay, saka natin siya isa-substitute dito. So, x is equal to, di ba nakalagay dyan, negative b. So, negative 4 plus minus the square root of b squared. Asan ang b squared natin? So, 4 squared minus 4 times a. Ang a natin is 1. And then, ang c natin ay negative 12. Okay? Over 2. Ito yon yung 2 natin. And then, yung a is 1. Okay, solve natin ha. X is equal to negative 4 plus minus the square root of what is 4 squared? We have 16, okay? Tapos, negative 4 times 1 is negative 4 times negative 12. That's positive. How many? 48. Okay, over 2 times 1 is 2. And then, we have negative 4 plus minus, what is 16 plus 48? Ilan ito? Kailangan ito ng 4. Ano kung 50 ito? Di 66 minus, so 64. So, we have the square root of 64 over 2. So, ano ang square root ng 64 natin? Copy lang ha, negative 4 plus minus. Ang square root ng 64 ay 8. So, ayan na, over 2. Okay, so ang isasolve natin, isang negative 4 plus 8 over 2, saka isang negative 4 minus 8 over 2. So, negative 4 plus 8. So, x is equal to negative 4 plus 8 over 2. Yun muna yung plus, ha? Negative 4 plus 8 is a 4. 4 divided by 2 is 2. So, yung una nating root ay x equals 2. Okay, next naman, yung isa naman is negative 4. So, x is equal to negative 4 minus 8. Yung minus 8 naman ito. Okay, over 2. So, negative 4 minus 8 is negative 12 over 2. Oh, what is negative 12 over 2? That's negative 6. So, x equals negative 6. Ayan na, yung number 1 natin. So, yung roots natin ay 2 and negative 6. Okay, now for number 2, we have 4x squared plus 16x minus 20. Kung mapapansin nyo, pwede na muna natin itong isimplify, di ba? Kasi yung 4, 16, saka 20 divisible by 4. So, i-divide natin siya by 4 para hindi na masyadong mataas yung number ng sinosolve natin. So, we have x squared plus 16 divided by 4 is a 4x. Okay, minus 20 divided by 4 is a 5.
equals to 0. Okay, kasi 0 divided by 4. Now, identify A. A is 1, B is a 4, and C is negative 5. Okay, and then substitute natin sa formula. X is equal to negative B. So, negative 4 ulit siya. Okay, plus minus the square root of B squared. So, 4 squared minus 4 times. Ano ang A natin? 1. And ang C natin ay negative 5. Okay, over 2A. So, 2 times 1 kasi ang A natin ay 1, sorry. So, negative 4 plus minus, ano yung 4 squared? 16, di ba? Negative 4 plus 1, times 1 is 4. Negative 4 times negative 5 is positive 20. Okay, so 2 times 1 is 2. Okay, so negative 4 plus minus 16 plus 20 is 36. So, square root of 36 over 2. Ano ngayon ang square root ng 36? 6. So, meron kang negative 4 plus minus 36 over 2. And then, solve na natin yung x, okay? Paghiwalayin lang natin yung positive negative. Okay, so x is equal to negative 4 plus 36. Yun muna yung nasa taas na plus over 2. So, negative 4 plus 36, ima-minus natin siya. So, 32. 32 divided by 2, ilan yun? 32 divided by 2 is 16. So, x is equal to 16. Okay, and the other one is what? Yung isa naman ay... Sorry, may mali ako. Napansin nyo ba? Sabi ko, bakit umabot ng ganyan? Ang square root ng 36 ay 6 lang, ha? Sorry mga anak ko. Baguhin natin. Buti nakita ko agad. So, 6 iyan. And then 6. So, negative 4 plus 6, 2 lang siya, ha? 2 divided by 2 is 1. So, 1 lang dapat yung isa nating x. Ayan, buti na-correct na natin agad. Okay, and then yung sa isa naman, we have x is equal to negative 4 minus 6 naman siya. Okay, and then we have over 2. Okay, so we have there x is equal to negative 4 minus 6 is negative 10. Negative 10 divided by 2 is what? Negative 5. Okay, so ang answer natin ay 1 and negative 5. Okay, now let's go to number 3. So, 2y squared plus 3y equals 27. So, kahit na may mga numbers dyan, okay na yan kasi wala naman silang common. Hindi na sila masisimplify. Gawin na lang natin standard form para ma-identify natin yung ABC. So, 2y squared plus 3y, ito magiging negative 27 equals to 0. Ano ang A natin? We have 2. Ang B ay 3. Ang C ay negative 27. O, lagay natin sa formula, ha? So, Y is equal to, ano? O, X na nga lang gamitin natin para hindi na kayo malito. Though Y nakalagay dyan. Palitan ko na lang. Okay, teka. Saan na ba yun? Pero pwede naman ibang letters, ha? Para na lang, pare-pareho tayo. Bakit ba kasi naging Y yan? Okay, so let's have this one. So, X. Oops, sorry sa ingay. So, we have here X is equal to negative B. So, negative 3. Okay, plus minus the square root of B squared. So, 3 squared minus, what's that? 4 times... Ang A natin ay 2 and ang C natin ay negative 27. Okay, over 2 times 2. Okay, so X is equal to negative 3 plus minus. Ano yung 3 squared? We have 9. Okay, minus. What is 27 times 2? 4 times 2 muna.
Okay, multiplication naman yan kahit anong mauna. 4 times 2 is 8. Times 27, you have 216. Pero dahil ito ay parehong negative, magiging positive na siya. So, positive 216. Okay, over 2 times 2 is a 4. Okay, so x is equal to negative 3 plus minus, what is 216 plus 9? Ilan? Wait. 225. Okay, 225 over 4. Oh, what is the square root of 225? Alam nyo ba? Okay, that's 15, right? So, negative 3 plus minus 15 over 4. And then, paghiwalayin na natin sila, isolve na natin sila ng solo-solo. So, we have x is equal to negative 3 plus 15 over 4. So, we have here negative 3 plus 15 is 12 over 4. So, 12 over 4 is 3. So, x is equal to 3. And then, yung isa naman ay x may minus or equals to negative 3 minus 15 over 4. So, negative 3 minus 15 is negative 18. Tama? So, negative 18 over 4. Ano to? Fraction. Oh, fraction tayo dito, ha? So, we have negative 18 over 4. Lowest term lang natin siya. So, x is equal to 18 divided by 4. Ah, no. 18 and 4 is divisible by 2. So, 9 over 2. Negative 9 over 2. Okay? So, yung x natin is equal to 3. And then, yung isa naman ay x equals to negative 9 over 2. Ayan. Sana may natutunan kayo sa video nito at natulungan ko kayo. At kung natulungan ko kayo, mag-iwan kayo sa comment section natin, ha? Alam nyo naman na mahalaga ang mga comments ninyo para ma-up ang video na ito at makita rin naman ng iba. Kaya, please mga anak ko, huwag aalis ng hindi nagko-comment. At kung may tanong kayo at gusto nyo akong i-message, i-follow nyo ang ating Facebook page, Love Math TV. Dito nyo ako i-message, okay? At laging tandaan, let's spread the love of math. Thank you and bye!